Okay, so for this afternoon, we're going to prepare journal entry, post to ledger, we're going to prepare trial balance and financial statements. But before that, let's have a quick review about the rule of debit and credit. Okay lang ang signal nyo? Mabihin yung ano ko, screen? Hindi makita, ma'am. Ah, hindi po makita, ma'am. Kanina po, ma'am, meron. Ngayon hindi po, wala na. Okay na? Yes, ma'am. Okay na po, ma'am. Okay. Okay, so ano nga ulit yung rule of debit and credit? Ano ulit yung debit? Pasok yun, di ba, Di? Ano nga ulit yung debit? Ang debit ay ito yung value received or ito yung natanggap ni business. While ang credit, ito yung kapalit ng natanggap ni business. Yung tinatawag nating value parted with. Yun yung credit. Ang debit ay laging nasa left side at ang credit ay laging nasa right side. Ngayon, ano yung mga elements under debit? Ano yung mga elements under debit? Daddy, but sir, ma'am, daddy ka clear. Okay, oh, yes. Okay, daddy. Anong daddy? Debit. It, asset. Ano ito yung isa na? Ano na ito? Na. Debit, asset. Mama ko, ma'am. Sige, be. Sa itaon ta, be. Pila ka mo, 24. Sige, kaya for recitation. Okay. Ano yung mga elements under debit? Sige, Jessa. Sa debit, ma'am, sa dabe. Sa dabe, debit, assets, okay.
drawing and expenses. Okay. And how about the credit side? Yes, ma'am. Masige, Rona. Si credit po, liabilities, equity, and revenue po. Okay, okay, very good. Okay, so yun yung mga elements tinatawag nating normal balance. Yung normal balance nila ay nasa debit, ito yung assets, drawings, and expenses. Ang normal balance na naman na nasa credit ay ang liabilities, equity, at revenue. But remember, hindi sa lahat ng oras ang assets, drawings, at expenses ay nasa debit. Ganun din ang liabilities. Hindi sa lahat ng oras, ang liabilities ay laging nasa credit. Okay? Because, depende yan sa transactions. Kasi there are times na yung assets napupunta din sa credit. Okay? Kasi nga, kapag ang assets, drawings, at expenses ay nadagdagan, dumami, ilalagay sa debit. Okay? Kapag ang assets naman ay nabawasan, ilalagay sa credit. Okay? Opposite naman itong liabilities, equity, and revenue. Dahil kapag nadagdagan yung utang na company, nadagdagan yung capital, nadagdagan yung income or yung kita ni company, ito ay ilalagay sa debit, ay credit. Kasi yan yung normal balance niya. Ngunit kapag ang utang ay nabawasan dahil nagbayad, kapag ang capital ay nabawasan dahil nag-withdraw yung owner, kapag ang income ay nabawasan, ito ay ilalagay sa debit. Okay ba tayo dyan? Clear ba tayo dyan? Wait lang, mayroon pang nag-join. Okay, so para mas maintindihan, let's have a quick practice. Okay, so let's analyze these transactions. Okay, so wala munang amount. Let's assume, ano lang muna. Identify lang muna natin kung ano yung magiging debit, ano yung magiging credit sa mga transactions na meron tayo dito. Okay, let's begin with transaction 1. So, owner invested cash in the business. Ano ngayon yung magiging debit? Ano naman ang magiging credit? Okay, simulan natin sa debit. Yung transaction kasi, invested cash in the business. Nag-invest yung may-ari sa business. Ngayon, tanungin mo sarili mo, ano ngayon yung natanggap ni business? Anong natanggap niya? Anong natanggap niya? Cash. Okay. Okay. So, ang natanggap niya ay cash. Ang cash ay assets, drawings, expenses, liabilities, equity, or revenue? Assets. Okay. So, kung ang cash ay assets, tapos nakatanggap ng cash si business, ito ba ay magiging debit or credit? Debit. Kasi nakatanggap ng cash or nadagdagan yung cash. Kaya, debit. So, debit natin ay cash. Ano naman yung magiging credit? Ano yung kapalit ng cash na natanggap ni business? Invest. Ano yung account title na ginagamit natin? Yes, very good. Equity or capital? Kasi nakatanggap si business ng cash, nagkaroon din ng capital yung may-ari sa business. Kaya ang capital or equity ay nadagdagan. Tama? Kaya ilalagay sa credit. Okay? Okay, question dito. Transaction 1.
Okay na, klaro na to? Okay. Proceed tayo transaction 2. 4 chase of office supplies on account. Ibig sabihin, bumili ng office supplies pero utang. Keyword, on account. Pag sinabing on account or credit, ito ay utang. Ngayon, debit, ano yung natanggap ni business? Office supplies. Office supplies. Office supplies. Ang office supplies ba ay assets, drawings, or liabilities? Assets. Okay. Assets. Pag sinabi mong nakatanggap, ibig sabihin no, nadagdagan. Kung nadagdagan yung assets, ito ay maging debit or credit? Debit. Okay. Ito ay magiging debit. So, office supplies ang ating debit. Ano yung kapalit ng supplies? Cash. Obligation. Cash. Okay, nagkaroon siya ng account payable. Obligations. Okay, so ginagamit natin ang PEL kapag utang ay accounts payable. Nagkaroon tayo ng utang, kaya credit. So, accounts payable. Yan. Next, payment of an account payable. Ibig sabihin, binayaran na ni company itong utang niya dito sa transaction 2. Ngayon kung nagbayad na si company, ano ngayon yung magiging journal entry? Ano yung maging debit? Ano yung maging credit? So simulan mo sa ano yung natanggap ni business? Expense? Kung nagbayad siya ng utang, ano yung natanggap? Cash. Cash po. Nagbayad siya ng utang, nakatanggap siya ng cash? Asset. Okay. Accounts payable. Kasi nawalan siya ng utang. Nawalan na siya ng utang kasi nga nagbayad na siya. Ano yung binayad niya? Cash. Cash. Para mawalan siya ng utang, nagbayad siya ng cash. Kaya credit ay cash. Okay? Bakit debit? Ang accounts payable ay ano? Liabilities. Kapag nabawasan o nagbayad ka ng utang, ilalagay mo siya sa debit. Kaya accounts payable, debit. Okay? Ang cash ay asset. Kapag ang asset ay nabawasan, ilalagay sa credit. Kaya credit ang ating cash. Okay? Next. Receive cash for service rendered. Ibig sabihin, nakatanggap ng pera dahil nag-render ng service si company sa client. Ngayon, tanong, ano yung natanggap ni company? Cash. Okay, yun. Ganun lang siya kasimple. Nakatanggap siya ng cash. Credit, nakatanggap siya ng cash dahil? Cash. Ay, hindi pwedeng debit cash, tapos credit din cash ha? Accounts receivable. Anong kapalit ng cash? Bakit siya natanggap ng cash? Service income. Okay, very good. Nakatanggap siya ng cash dahil nag-render siya ng service. Okay, kapag nag-render ng service, automatic income na yan siya. So, ang account title na ginagamit is service income or service revenue. Okay? Next, payment of an utilities expense. Ang debit na kay account receivable. Payment of utilities. Ano ba yung utilities? Ano nga ulit yung utilities? Okay, expense. Utilities ay expenses. Ano yung example ng utilities expense? Electric. Example niya? Yes, electricity, water, telephone bill,
ang account title na ginagamit natin ay utilities. Diyan na siya lahat ma-fall. Ngayon, ano yung magiging debit natin? Anong natanggap ni business? Accounts payable. Accounts payable. Ang accounts payable ay utang. Dito payment kasi out. Transaction payment, ibig sabihin nagbayad siya. Ano yung binayaran niya? Liability. Okay. Utilities expense. Okay? Ngayon, ano yung kapalit? Cash. Okay, cash. Okay. Nagkaroon siya ng utilities expense and then nabawasan siya ng cash. Okay, di ba? Pag expenses, kapag nagkaroon ng expenses, debit. Kapag nabawasan naman yung asset o yung cash mo, magiging credit. Kaya, credit yung cash. Okay? Next, render service to customers on account. Kabaliktaran siya ng account receivable. Transaction 4. Okay, account very good. Receivable. Okay, so meron kang i-collect kasi nag-render ng service pero hindi pa nakabayad yung customers. Kaya meron kang accounts receivable. Accounts receivable. So meron kang i-collect sa customer. Anong kapalit? Anong credit? Service income. Okay, service income. Okay. Next, collections of accounts receivables. Okay, ito na. Konektado ito sa transaction number 6. Okay? So, noong transaction 6, meron kang accounts receivable. Meron kang pautang. Ngayon, dito naman sa transaction 7, na-collect mo na itong pautang mo. Ibig sabihin, nagbayad na yung customer. Ngayon, ano yung magiging debit? Ano yung magiging credit? Unahin natin ang debit. Anong natanggap ni company? Cash or receivable? Nakatanggap siya ng cash kasi nga, na-collect niya na nung pautang niya. Ano ngayon yung maging credit? Service income. Okay. Service? Income. Anong service income? Collections of accounts receivable. Ano? Sige. Account payable. Account receivable, ma'am. Okay. Accounts receivable. Bakit? Ganito. Di ba kung nagpautang ka, kapag nagbayad na, anong matatanggap mo? Cash. Ngayon kung nagbayad na yun ng umutang sa'yo, syempre, mawawala na siya ng utang, tama? Kaya, kapag kinredit mo siya, syempre, mawawala na siya ng utang. Oh. Okay. Ang cash ay asset. So, nakatanggap siya ng cash, ibig sabihin, nadagdagan yung asset, kaya debit. Ngayon, ang accounts receivable ay assets, tama? Tama? Okay. So, nawalan ka na ngayon ng i-collect. Okay? Kasi nagbayad na yung nag-utang sa company. So, nabawasan or nawalan ka na ng collectibles. Diba? Asset yung account receivable. So, nawalan tayo. Kapag nawalan ng asset, saan ilalagay? Sa credit. Kaya, credit ang accounts receivable. Okay. Next is, okay, madali na lang. Owner withdraws cash in business. So, kung nag-withdraw, ano nga yan? Cash. Equity, ma'am. Ha? Equity? Ang equity ay capital. Asset. Uh-huh. Withdraw. Drawing withdraw so. Cash. Okay. So, kung nag-withdraw yung may-ari for personal use, can I? Drawings. Ano yung credit? Ano kapalit ang withdrawal ni owner? Okay? Cash. Okay, so tingnan nyo to. Itong mga example natin.
Okay, start tayo sa one. Di ba investment, nag-invest yung owner? Kapag nag-invest ang may-ari, ang laging journal entry niyan, ito lang lagi. Wala nang iba. Cash, tapos equity ni owner. Kapag nag-purchase naman or account, regarding kung ano ba yung binili niya, equipment ba yan, supplies, or ano-ano pa, ang magiging journal entry lang nito lagi ay debit kung ano yung binili. Like for example, ito, office supplies, and credit is accounts payable. Ibig sabihin utang na babayaran ni company. Ito naman, kapag nagbayad na, ang laging entry niyan, kapag nagbayad ng utang, debit, accounts payable, and credit, cash. So, ganyan lagi. Kapag nagbayad ng utang, debit, accounts payable, credit, cash. So, kailangan nyo na lang siyang tandaan. Ito naman, kapag naka-receive ka ng cash from service rendered, ito lang lagi ang journal entry. Cash, credit, service, income. Kapag nagbayad ka naman ng expense, laging debit ang expense, credit ay cash. Kapag nag-render ng service, tapos inutang ng customers, ito lang lagi ang journal entry. Accounts receivable, credit, service, income. Collectibles naman, kapag na-collect mo na yung pautang, ang lagi accounts title or journal entry niyan ay cash debit, credit ay accounts receivable. Ganun din sa drawings. Ito lang din lagi. Kapag ang transaction, withdraw cash from business, ang journal entry lagi is debit, drawings, and credit, cash. So, ganun lang siya. Hindi siya magbabago. So, familiarize nyo na lang. Ito lang tandaan nyo. Ito lang. Paulit-ulit lang yan siya. Okay? So, kung ready na, let's prepare financial statement. Okay, ma-view na? Yung Excel? Yes, po. Yes, ma'am. Okay. So, ito na po yung template na ating gagamitin sa pag-prepare ng financial statement. Okay? Para hindi na kayo mahirapan ng mga account titles, nilagyan ko na lang ng chart of accounts. Ano yung chart of accounts? Dito nakalagay lahat ng account title na gagamitin ninyo sa transactions. Okay? Okay? O, yan. Sa transaction 1, kung hindi nyo memorize yung mga account titles, dito nyo na lang tingnan. Ayan. Meron na rin siyang account code. Ayan. So, yan ang lahat. Maliit lang siya. Okay, so start tayo dito sa transaction. So, si JL Cruz put up a business named ABC Service Company during the month of June 2021. So, the company completed the following transactions. So, let's begin with transaction noong June 1. Sabi, JL Cruz, the owner of the company, invested 1.5 million to the business. Kung nag-invest yung owner sa business, ano yung magiging debit? Ano yung magiging credit? Ano
Okay. Equity, ma'am. Equity. Anong matatanggap? Anong debit? Debit cash, ma'am. Cash, ma'am. Tapos? 1.5. Equity, 1.5. Okay, very good. Okay, so ito yung transactions natin. Tapos, ipopost na natin ngayon sa journal or yung tinatawag nating general journal. So, ito yung mukha ng general journal. Meron tayong page dito. And then, date, particulars, folio. Yung folio, ito yung, yan, yung account code. Ayan. Pero, huwag nyo na masyadong isipin yan kasi minimal lang naman. Focus tayo dito sa paggawa ng entry. Importante, tama yung debit, tama yung credit. Ngayon, una, ilalagay nyo ang... Okay? Year. So, year 2021. Next nyan, lagay nyo ang month, kung anong month yung transaction. So, ang month ay June 2021. So, ilagay nyo dyan date. Okay, tapos dito, lagay nyo yung first transaction. So, first is June 1. So, June 1. Okay, itong particulars, dito mo na ilalagay ngayon kung ano yung debit, kung ano yung credit. So, since nag-invest, diba, nag-invest si Cruz, so, ang matatangga ang debit ay cash. Worth magkano? 1.5 million. Okay? So sabi ko nga, kapag first na amount, laging lagyan ng peso sign. And the rest, kahit wala na. Okay? Ngayon, next, ano yung credit? Okay. Kapag equity or capital, laging ilagay yung family name ng investor. So ang investor natin ay si JL Cruz. So, ang ilalagay natin, Cruz, capital worth, magkano? 1.5 million. So, mapansin ninyo, meron tayong indention. Diba? Merong space dito para ma-identify natin kung alin yung debit, alin yung credit. Okay? And then after that, kapag nalagay mo na yung debit tsaka credit, maglagay ka ng explanation. Ayan. Dito sa explanation, depende sa inyo, basta maintindihan lang. So, walang incorrect grammar dito, basta maintindihan mo lang. Like, for example, to record investment of Mr. Cruz or to record investment of owners. Ayan. Basta lagyan lang siya ng konting explanation. Ayan. So, tapos na tayo sa June 1 transactions. Next is June 3. Ang sabi, purchase service vehicle for 500,000, paying 200,000 cash and issued a promissory note for the remaining balance. So ano ngayon ang magiging debit and credit? Umili ng equipment, anong natanggap ni company? Ano yung anong gagamitin natin na account title? Punta ka sa chart of accounts. Anong equipment meron dito? Ayan. So, ang gagamitin daw natin is service vehicle. Ayan. Magkano ang amount? 500,000. Okay, 500,000. So, punta ka sa journal. Una, huwag mo kalimutan ilagay yung date. June 3. Okay, napansin ninyo, hindi na ako naglagay ng month. Kasi, okay na yan. Hindi na kailangan siyang ulitin. Yung lalagyan mo na lang is yung date na lang. Okay? So, June 3. Debit service vehicle worth 500,000. Ano ngayon yung magiging credit? Anong credit? Kung bumili ng sasakyan na worth 500,000 pesos, ang debit ay service vehicle. Ano naman ngayon ang credit? Cash. Cash worth? 200,000. Tapos? Ano pa? Accounts payable. Accounts payable ba ang gagamitin?
Keyword, promissory note. Note payable. Okay. Kapag may promissory note, ang gagamitin na account title ay notes payable. Okay? Andyan lang na sa chart of accounts. Okay. So, credit, cash, magkano ang cash? 200,000. Okay, 200,000. Next is notes payable, magkano? 300,000. 300,000. Tapos, lagyan nyo siya ng explanation. To record, lagi nagsisimula sa to record, tapos kayo nang bahala magdugtong. Okay? And pansinin ninyo, meron tayong dalawang accounts sa credit, cash at saka notes payable. Pero kahit dalawa man siya, kapag pinagsama natin to, total pa rin niya is 500,000 pesos. Kasi nga, ang rule of debit and credit, it should be balanced. Dapat yung debit ay equal sa credit. Yung amount ng debit ay balanced sa credit. Okay? Okay, so next. Okay, another June 3. Okay, so there are dependency transactions or sa company, hindi ibig sabihin na sa isang araw, isa lang yung transactions. Okay? So meron iba na sa isang araw, maraming transactions involved. Katulad nito, sa noong June 3 daw, meron siyang dalawang transactions. So yung una is bumili sila ng service, Rickel. Yung pangalawang transaction, hires employees to help him in business. So ano sa tingin ninyo yung magiging debit nito at saka magiging credit? Kung nag-hire ng employee, service rendered. Service rendered? Si company nag-hire ng employee para ano? Service expense, sir. Nagpasahod na ba tayo? Nag-hire pa lang tayo ng empleyado. Okay. Sige. Ano nga ulit yung may ano tayo? Okay. Sige. In accounting, di ba sabi ko nga, ang accounting ay is all about how much. Ibig sabihin, value. May value. So, kung walang value, yung transactions, so hindi siya i-re-record. Okay? So, dito sa transaction 3, no entry. So, kung may ganyan na transactions sa future activity ninyo or sa exam man, ganyan ang paglagay. Lagay nyo date, tapos no entry. Okay na yan. Okay? So, start tayo next. Noong June 4, paid electricity bill worth 26. Okay, madali lang yan. Anong debit? Utility expense, ma'am. Okay, lagay natin 4. Very good. Utilities expense. Okay, magkano yon? 26. Anong credit? Cash, ma'am. Okay, very good. Cash worth 26. Tapos, explanation ng konti to record payment of electricity. Okay, next is June 5. Paid annual insurance policies worth 12,000. So what would be the debit and the credit? Anong debit? Paid insurance. Anong debit? Insurance. Oh, nagbayad ka ng insurance. Ano dong gagamitin na account title? So tingin ka dyan. Account payable. Ano nga ulit yung account title na nabayaran mo na pero hindi pa nagamit? Account payable. Account payable. Accounts payable is utang. Account receivable, ibig sabihin ang customers ang may utang. Prepaid. Okay, yun. May narinig ko, Mama. Prepaid. Okay.
Prepaid ano? Prepaid insurance. Okay, very good. Prepaid insurance. Insurance. Ibig sabihin ng prepaid, nabayaran mo na, pero hindi pa na-consume, hindi pa na-gamit. Magkano yun? 12,000. Kung nagbayad ng prepaid insurance, ano yung maging credit? Anong kapalit nun? Cash. Okay, cash. Okay, worth 12,000. So, konting explanation to record advance payment of insurance. Next. June 6, bought computer equipment for cash worth 30,000. So, kung bumili ng computer equipment, tingin ka ulit dun sa assets, anong ginamit? Computer equipment din. Computer equipment. Okay, so, lagay mo ulit yung date, and then debit ka ng computer equipment worth 30,000. Ano yung pinangbayad mo sa computer equipment? Cash. Okay, credit cash. Ayan. Then, konting explanation. The record purchase of computer equipment. Ano yun? Ay, yung hindi na po ba lalagyan ng piso sign, ma'am, pag ganyan? Okay na. Dito lang sa simula. Yan. Okay na yan. Automatic understood na in peso na to lahat. Basta importante dito lang sa simula. Yan. Yung pinakauna ng debit and pinakauna ng credit. Yan lang. Okay? Next, June 10, JL Cruz withdrew cash for personal use. O, nag-withdraw siya ng pera sa kumpanya. Ano yung magiging journal entry? O, lagay mo na date, huwag kalimutan, June 10. Ngayon, yung debit, kapag withdrawal. Withdrawal to ha? Kapag nag-withdraw yung owner sa company. Drawing. Okay. Okay, kapag lagay, same lang din sa capital, ilagay yung name ng owner or family name niya and then drawing. Worth 25,000. Ano yung withdraw niya? Cash. So, credit cash and contains explanation. To record withdrawal of Mr. Ako na lang nagyan ito dahil price. Okay, next is... Okay, pa-off muna ng mic ng ano. Okay, so June 10. Purchase office supplies and account. So parehas na yung kanina ha, nagbumili ng office supplies pero utang. Ano nga ulit yung entry? Entry? Ang dumihan ba lang? Utang. Wala, ano yan? Pa-off mo ng mic. Pa-off ng mic. Stephanie, pa-off muna ng mic mo, ha? Nabagyan kita dalawa. Okay. Okay, nasusundan ba? Okay, nasusundan? Yes, ma'am. Okay. So, balik-balik tayo ng June 11. Diba yung transaction natin? Purchase office supplies on account. Anong natanggap ni business? Office supplies. Office supplies. So, worth 2,500. Ano yun ang credit? Kapalit ng office supplies. Account payable. Okay. Meron siyang utang. Okay. Explanation. The record purchase of supplies on account. Next, June 15. Received cash from a customer for service rendered. Parehas na yung kanina. I just go. Ano yan? Excuse me. Ma'am, preparing niyo po siya of Na-off ko na. Na-off ko na kanina yung in-open ulit. Wait lang ha. Pizza tayo nga. Stephanie, mute kita ha. Okay. Okay, kung medyo maingay yung background, off na lang muna ang mic. Para
Walang, ano, hindi tayo ma-istorbo. Diretso lang. Okay, so June 15. So kung nag-render ng service, anong natanggap ni company? Cash. Cash. Okay, nakatanggap siya ng cash worth magkano? 120,000. So credit nun ay? Service income. Kapag nag-render ng service, yes, service income worth 120,000. So record mo lang. Spinning to record income from service render. Worth 50,000. So lagay mo din. Kung nag-render ng service pero inutang ni customer, meron kang account. Meron, ibig sabihin, meron kang pautang. So, meron kang sisingilin. So, ang accounts title na ginagamit ay accounts accounts receivable. Ano, accounts receivable. Worth 50,000. And, syempre, kapag nag-render ng service, service income. Worth 50,000. Then, explanation to record rendered income on account. Next, malapit na tayo matapos. June 25, paid rent worth 15,000. So ano yung entry ginagamit? Pagrenta? Renta naman. Pagrenta. Okay. Rent, expense. Okay, 15,000. Ano yung pinangbayad? Cash. 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 Okay. 15,000. So to record rental payment. Next, payment, okay, paid partial payment on notes payable worth 200,000. Kapag nagbayad si company ng utang, ano yung magiging debit? Accounts? Hindi, kasi sabi niya notes payable. Hindi man siya accounts. Notes payable. So, debit ay? Ano debit? Not receivable, ma'am. Ha? Tama ng notes. Mali lang karugtong. Notes payable. Notes payable. Ay, hindi siya receivable, ha? Kasi? Nagbayad. Ikaw, si company ang nagkautang. Siya ang nagbayad. Okay, connected ito sa transaction 3. Yung 'di ba nagbili siya ng customer? Ay nagbili siya ng service vehicle, so meron siyang notes payable na 300,000. Kaya nagbayad siya ng partial payment na 200,000. Kaya debit notes payable worth 200 and credit, ano yung pinangbayad? Siyempre cash. Worth 200,000. Tapos, explanation to record partial payment on notes payable. Okay. Next, last one, paid salaries of employees worth 12,000. Kung nagbayad ng salaries, ano yung debit? Utility. Anong debit? Salary. Salary ha? Hindi kasalis ang salary sa utility. Ang utility ay yung electricity natin, yung water, yung telephone bill, yun expense yung utility. Pag salary. Okay, anong tawag? Salaries? Ay, salary expense. Anong pinangbayad sa salary? Cash. Cash. So, credit natin ay cash worth 12,000 pesos. Then, explanation to record payment of employee salaries. So, sa pag-encode or pag-prepare ng general journal, huwag kalimutan ang year, kung anong taon, yung transaction, month, kung anong buwan, yung date, syempre, debit, at yung indention between debit and credit. Kasi kapag dinugtong mo yan, itong cruise capital sa cash, ibig sabihin debit lahat, wala kang credit. Eh dapat merong indention. At least 4 spacing. Okay?
Itong folio, wag na yan. Debit amount tsaka credit amount dapat ay equal or dapat balance. And yung pinakauna na amount sa debit at tsaka credit, lagyan ng peso sign. Okay. Kapag maraming transactions naman, hindi nagkasya sa page 1, so lipat mo dito sa page 2. Yan. After preparing of journal entries, ang next step niyan is ipopost mo na ngayon sa general ledger. So ito yung mukha ng general ledger. So dito, ito yung summary ng journal entry. Lahat ng accounts dito sa journal entry ay mayroong ledger. So simulan natin sa cash. Ang pinakauna mong gawa ng general ledger ay ang assets, liabilities, equity, drawings, revenue, and expenses. Okay, so start tayo kay cash. Ngayon, punta ka sa journal. Tingnan mo ngayon kung anong transaction or date mayroong cash. Simulan natin sa June 1. Sa June 1 ay meron agad tayong cash sa transaction. Okay, so record natin sa ledger. June 1, 21. Ang explanation, para hindi na masyadong mahaba, kunin mo na lang yung kapartner ng cash. Partner niya dito is capital. Yan. Reference kung saan mo siya nakuha na journal. So, ito, page 1. Kaya lagay natin journal 1. Ayan. Ngayon, debit ba siya or credit? Tingnan mo ulit si journal. Ang cash ba dito ay naka-debit or credit? So, kitang-kita ang cash noong June 1 ay nasa debit. Kaya, copy mo rin siya dito sa ledger. Sa debit mo rin siya ilalagay. And that is 1.5 million. Tapos, dito sa balance, copy mo lang din itong... Ayan, kasi wala namang ano. Lagay mo lang siya sa normal... Ano niya? Position nasa debit. Ngayon, next tayo. Check natin June 3. Okay, meron ulit cash tayo nakita. So, lagay natin date. June 3, 21. Anong kapartner ng cash doon? Okay, ang kapartner ng cash ay service meter. Okay, journal 1 ulit. And then, tingnan natin yung cash. Ang cash ba dito ay naka-debit or credit? Okay. So, ang cash dito ay naka-credit. And that is 200,000 pesos. So, since siya pala ang pinakauna sa credit, lagyan natin ng peso sign. Ayan. Ngayon, dito, sa balance... So, since mas malaki yung balance sa debit, so, ang gagawin natin, dahil naka-credit to, ibabawas natin ngayon dito sa balance natin na 1.5 million. So, magkano na lang ang maiiwan sa cash? 1.3. Okay, 1.3. Okay. Ganyan lang, kasi hindi ang pag-post sa ledger. Next, tingnan natin. 3, wala na yan. Wala tayong cash. Okay, meron ulit tayo June 4. Worth 2.6. Ang partner niya ay utilities expense. Okay, so lagay mo ulit date. June 4, 21. Ang partner ay utilities expense. Journal 1 ulit kasi yan lang naman. Page 1 ang nagamit natin. Tingnan mo ulit ang cash kung naka-debit siya o credit. So, dito kayo careful kasi mostly nagkakamali sa pag-post ng amount. Kasi debit nalagay sa credit or credit nalagay sa debit. Kaya nagkakamali. Okay, so yung cash natin dito ay nasa credit. Kaya ilagay natin sa credit. Kahit wala na siyang peso sign kasi meron ng peso sign dito. So, understood na yan na lahat is in peso.
Okay? So, para mas madali, since naka-credit ulit siya, so ibabawas natin ulit dito sa 1-3. So, bawas natin 2-6. Ayan. Okay? Okay. Balik ulit tayo sa journal. Okay. Check natin June 5. Meron ulit cash. Partner na is prepaid insurance na worth 12,000. Okay. So, see June 5, 21. Prepaid insurance, journal 1. Okay, naka-debit, naka-credit ulit. So that is 12,000. 12,000. So ibabawas natin ulit dito sa balance natin na nasa debit kasi nasa credit siya. Ayan. Next. Meron ulit, June 6, cash worth 30,000, naksa credit. Ayan. So, June 6. Okay. Computer equipment. Journal 1. Okay. Computer equipment, 30,000. Hello. Okay. Okay, next is June 10. Meron ulit cash na sa credit. Okay? So, lagay natin 10, 21, and partner niya is drawing. Journal 1. And ang cash ay nasa credit worth 25,000. Okay. Next, baka meron pa. Okay, wala. June 11, walang cash. June 15, meron. Okay? So, lagay natin. June 15, 21. Ano yung kapartner ng cash? Ang kapartner niya ay service income. Yung amount is... Okay, so yung amount is 120,000. So naka debit siya. Kaya ilagay din natin sa debit na 120,000. Ngayon, since naka debit yung balance natin, so okay, ano ba tanong yan? Itong drawing is 25,000. So, bawas natin. Okay, dito naman, sa 15, since naka-debit siya, i-add natin siya ngayon dito sa balance natin na naka-debit. Ayan. Ayan. Okay, check natin ulit kung meron pang cash. Okay. June 25, meron ulit. June 25, 21. Okay. So, June 25, partner ng cash ay rent expense. Ayan. Ayan. So, ang cash dito, 25 ay nasa credit. Kaya ilagay mo rin siya sa credit. Ayan. So, ibabawas mo siya kasi credit. Okay, meron pa ba? Okay, meron pa ulit noong June 26. So, ang partner niya ay notes payable worth 200,000. So, ang cash natin ay naka-credit. So, ilagay mo ulit date. Partner niya, notes payable, journal. One, then naka-credit.
200,000. Okay? Bawas ulit kasi nasa credit siya. Okay, next is Lux. Meron tayong cash transaction noong June 30. Okay, so date. A partner is salaries expense. Reference is journal 1. Then, lagay ulit sa credit kasi naka-credit yung cash dito. So, ililipat mo lang talaga siya sa ledger niya. So, since naka-credit, ibabawas mo ulit sa balance. So, okay. So, less 12,000. So, ito na lang ngayon ang naiwan na cash ni business. Ayan. Nakatakal. Okay, so ganun lang siya. Ililipat mo lang lahat ng account ng cash doon sa journal dito sa ledger niya. Ganun din yung lahat ng accounts. Okay, next, for example, accounts receivable. So punta ka sa journal, hanapin mo yung accounts receivable na account title. So dito, ang accounts receivable ay okay, meron tayo June 18. So, lagay mo sa ledger date, June 18, 21. Dito sa explanation kung ano yung kapartner ng accounts receivable. So, ang kapartner nyo dito is service income. Okay, reference mo is journal 1. Tingnan mo ngayon kung ang accounts receivable ba ay naka-debit or credit. So, dito ay naka-debit. Kaya, sa debit mo rin siya ilalagay. Worth 50. Okay. So, ililipat mo lang din siya yung sa debit din. Copy mo lang. So, check natin kung meron pa ba sa baba. Okay. So, wala ng accounts receivable. Kaya, ito na yun yung final balance ng accounts receivable. Next, office supplies. Okay, hanap ko ngayon kung meron ba tayong office supplies dito. Okay, so meron tayo June 11. Okay, June 11. So date, 11/21. So yung kapartner lang ang office supplies o accounts payable. Journal 1. Tingnan mo kung yung accounts, yung office supplies ba ay naka-debit or credit. So, naka-debit siya. Kaya, sa debit mo rin siya, ilalagay. So, 2-5. Copy mo lang din siya dito. 2-5. Check mo kung meron pa bang ibang office supplies. Okay. So, wala na. So, final balance ng office supplies ay 2-5. Okay. So, on and so forth. Sa lahat ng mga accounts, gagawan mo tulad ito. Prepaid insurance, service vehicle, computer equipment, and lahat ng accounts hanggang sa pinaka uli, yung utilities expense. Ayan. So, ganun lang siya. Ililipat mo lang siya sa ledger para makuha mo yung balance. Ngayon, after nyan, gagawa ka na ng trial balance. Okay. So, itong, kung ang ledger ay summary ng bawat accounts,
itong trial balance naman ay summary ng ledger. Kasi lahat ng balances dito, inilipat mo ngayon sa trial balance. So ito yung format. So una is company name. Kung ano yung company na ginawa natin ng journal entry. So ang company ay ABC Service Company. So ilagay mo dyan ABC Service Company. Trial balance, date, kung anong date ended. So June 30. Hanggang June 30 lang naman ang June, di ba? Ayan. Sa paglagay, sa paggawa ng trial balance, ito yung susundan. Maunang assets, liabilities, equity, drawings, revenues, and expenses. Okay. Pero hindi ka naman masyadong mahihirapan sa trial balance kung yung ledger mo ay same lang din yung flow. Inuna mo din yung assets. Katulad nito. Kasi kapag inuna mo yung assets, madali na lang yung paggawa ng trial balance kasi kakopy mo na lang. So, unahin natin ang assets. So, yung una sa ledger ay cash. So, una yung cash. Ganyan. So, magkano yung amount? Okay. Okay. Nasa debit siya. So, ikakopy lang natin siya sa trial balance. Ayan. Ayan. Copy lang. Next. Anong sunod sa cash doon sa ledger? Ang sunod ay ang yan, accounts receivable. Okay? Copy lang din natin. Ang accounts receivable ay nasa debit din. So may letter P siya. Include na lang natin. So that is 50,000. Next, anong sunod kay accounts receivable? Doon sa ledger mo, ang sunod ay office supplies. Magkano office supplies? 2,500. Debit din. So, lagay natin 2,500. Next is prepaid insurance worth 12,000. So, ilagay mo lang din 12,000. Next, ano pa ba? Okay. Okay, meron pang service vehicle worth 500,000. So ilagay mo din 500,000. After service vehicle, meron pa tayong computer equipment worth 30,000. So ilagay mo 30,000. Okay, after niyan, anong sunod? Okay, accounts payable. So, copy mo lang din, accounts payable. Ayan. Accounts payable. Ayan. Dito. Accounts payable. Ngayon, tingnan mo, kung accounts payable ba ito sa ledger ay naka-debit or credit. So, nakita natin na ang accounts payable ay naka-credit. 2,500. So, inilipat lang natin siya sa ledger. Ilalagay din natin siya sa credit. Worth 2,500. Ayan. Sundin mo lang kung anong nakalagay na balance doon sa ledger. Okay. After accounts payable, meron din tayong notes payable. Ang amount ay 100,000 pesos. Ayan. After notes payable, ayan, capital na tayo. Ayan. So, tingnan natin ang capital ay nasa credit worth 1,500. Kaya sa credit din natin ilalagay. Okay. After capital, anong sunod? Sundin mo lang sa ledger. Ang sunod ay drawings. Ang drawings natin ay 25,000 naka-debit. Kaya sa debit mo rin siya ilalagay. Okay. Next. Anong sunod? Service income. Ang service income ay naka-credit. Kaya sa credit mo rin siya ilalagay. Worth 170,000. After service income,
Next niyan ay rent expense. Magkano? 15,000. Nakalagay sa debit, kaya sa debit mo rin ilalagay. Okay, after rent expense, meron pa salaries expense. Worth 12,000, nakalagay sa debit. Kaya, yan. Plus, meron pa tayong utilities expense. Ang utilities expense ay naka-debit worth 26. Pagdating sa ledger, lagay mo din siya worth 26. Okay. So mapansin niyo, ang total ng debit at saka credit ay equal. Equal siya. Halimbawa, nagkamali ka sa ledger, ang nalagay mo is 25. Ayan. So, meron kang ayan. Ibig sabihin, meron kang error or mistake na 100. So, saka mo pa hahanapin kung saan ka kaya nagkamali. Okay? Kapag hindi nag-balance to, ibig sabihin, nagkamali ka sa ledger, either nagkamali ka sa ledger, or nagkamali ka sa paggawa ng journal entry mo. Baka meron ka ditong ang office supplies na gawa mong credit na dapat nasa debit. Ganon. Ganon yung possible reason bakit hindi nag-balance yung trial balance mo. Or baka naman, nagkamali ka lang ng copy sa ledger. Kaya dapat tama rin yung pag-copy. Baka kasi yung balance dito, debit, pero nalagay mo sa trial balance as credit. So, hindi talaga siya mag-balance. Okay. So, ganun lang siya kasimple gumawa ng trial balance. Okay. So, ang next niyan, last na lang income statement. So, ang income statement is a formal statement showing the performance of the enterprise for a given period of time. So, in short, dito sa income statement, malalaman mo kung kumita ba, magkano yung kita ng company, or baka nalugi lang siya. So, ito lang yung naman yung format. Company's name, income statement, or statement of financial performance, and period of ended. So, ganun lang. Revenues less expenses equals profit. So, i-apply natin itong kay ABC Service Company. So, lagay natin ABC Service Company. Ayan. So, statement of comprehensive income or statement or income statement. And then, for the month ended, June 30, 2021. Ayan. So, service income. Saan kukunin yung service income? Ang service income ay makukuha sa trial balance. So, ito. Ay, meron kang 170,000. Operating expenses. So, kailangan mo siyang i-itemize. Ano-ano yung mga expenses? So, mga expenses natin ay nasa trial balance lang din. Yan lang. Rent expense. Tapos, ano pa? Salaries expense. Tapos, utilities expense. Ayan. So, yung amount, copy mo lang din sa trial balance. Okay. Rent expense is 15,000. Salaries expense is 12,000. And utilities expense sa trial balance ay 26. Ayan. Ayan. So, pwede niyo siyang gamitan ng formula. Add mo lang. Ayan. So, total expenses na meron or operating expenses ay 29,600. Ngayon, compute. Ibabawas mo na yan sa service income para malaman natin kung ang company ba ay kumita or nalugi. Okay? So, 170, bawas natin operating expenses na 29. So, meron tayo, or meron si company profit or kita na worth 140,400.
So, ganun lang siya kasimple gumawa ng income statement. Okay, so questions so far. Maging exam natin yan, ma'am. Yes, exam natin is accounting cycle. So from analyzing, gagawa kayo ng journal, gagawa kayo ng trial balance, tapos ipopost sa ledger, yan. Gawa kayo financial statement talaga. Kaya kailangan nyo siyang i-master, practice. Kapag nag-balance na yung trial balance ninyo, okay na yan. Very easy na ang next. Kasi lahat ng data sa trial balance mo kukunin. So kumbaga input mo na lang siya sa ano, kasi meron naman tayong template. So mas madali siya compared doon sa manual na isusulat mo pa talaga sa ledger. Kaya dito, mas ano na lang to, mas madali. Okay, so di ba meron kayong practice transaction sa NEO? Okay, so para practice ninyo kung paano mag-post sa ledger, paano gumawa ng trial balance, paano gumawa ng income statement, practice ninyo yung kay Aqua Water Refilling Station na transaction. So gawin niyo, i-post niyo siya sa ledger and then gawin niyo siya ng trial balance. I-send ko sa inyo sa GC yung template para mas mabilis. Okay? Then bukas, discuss ko yung... Ha? Ano yun? I-upload mo na sa NEO, ma'am. Oo. I-upload ko sa GC yung template para sa mga hindi maka-download sa ano sa NEO. Okay, so kung wala ng questions, so ano na, ito na mag-end. Bukas ko na ano, pagpatuloy yung pag-prepare ng owner's equity and balance sheet. Okay, kung wala ng question guys, pwede nang mag-left. And mag-practice ha, kasi ito yung magiging exam ninyo talaga. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Thank you.